istorya ng tattoo sa kalye. Yun mga tol, no, kasama natin ngayon si Kuya Vic. Napansin ko na sobrang dami niyang magagandang pyesa. Tignan niyo yung likod niya. Baka magaganda yung mga istorya nito. So yun nga, inausap ko siya kung pwede ko siyang ma-interview. Pumayag naman si ano, si Kuya Vic. Kuya Vic, ang tattoo yung meron ka sa katawan mo ngayon? Di ba nang matanda, di ba nang mabilang eh. Di mabilang? Ito, meron pa kasi dito eh, diba ba? Ah, meron ka pa dyan? Dami niyan no. Sige. Angat natin. Papakita ko rin yan dito. So madami yan. Gigi. Diyan sa mga tattoo mo, Kuya Vic, laksa mo yung voice mo. Alin dyan yung pinakaunang tattoo mo? Ang unang tattoo, yung unang-unang palang tattoo ko, dito sa kilikili, maliit lang. Ah, ito, yan yung pinakaunang tattoo mo? Yung 12 years old ako. Masakit ba magpa-tattoo? Siyempre, tutusukan nga ng karayom, dahil maramdaman mo sakit. Ba't dumami ng ganyang karami yung tattoo mo? Kasi, dala ng pagkainip sa loob. Ah, sa loob? Nakulong din kayo tayo noon. Makailang taon kayo nakulong? Siguro nung wala lang pagkakulong ko, nung doon si kanya sa loob, wala juvenile hanggang samunting natin ako. So matagal-tagal din? Hindi na matanda ko rin dahil matagal-tagal, may halos 30 years na ako. Anong kwento nito mga tattoo mo dito tayo? Ito yung teenager ko, napasama ko sa yung group mong ito. Mga gang? Yung date ito una. Una ko, 12 years ako, bahala na talaga ako. Bahala na. Tapos to, yung nasa kalaya ko to, yung BRG, Better Ugas Mati, kung tawag ganyan. Isamahan lang din sa laya ito. Okay. Yung mga kanto boys. Okay. Diyan sa lahat ng tattoo mo, alin dyan yung pinaka, may personal meaning sa'yo? Pinaka meaningful sa'yo? Ito. Itong Just For All. Bakit yan tayo? Kasi kaya ko napatatuan yun dati. Tuwing nagkakaroon ng hulihan, parati ko nasasama. Yung kahit wala akong ginagawa. Basta napasama lang sa isang group kung mainit. Nasasama na rin sa pagano. Sa dalahan sa kulungan, gano'n nangyari. Damay-damay na. Damay-damay na. Dito sa mga paa mo, Kuya Vic, ang dami mo rin tato. Ano bang mga gandang istorya niyo? Ito pag naging kaibigan ko. Kaibigan ko sa loob, halimbawa, nung kahuli kami ng loob. Siyempre, bago kakaiwan kami ng nang natawag ko na souvenir ba na o sa katawan. Ganun. Remembrance kumbaga. Remembrance sa samahan namin sa loob. Okay. Ayos, ganda ng story nito. Kape lang to. Kape lang? Kapakape mo lang yung mana na to, ayos na. Kape sigarilyo lang, mga tatong ka. Kasi yung layan na po nun, 80s saka 90s. Kape lang? Kape, saka panigarilyo lang yung mana na to. Kasi, ang karamihan ng tattoo ko, yung uling. Uling lang? Oo, yung tambucho, yung uling, lalagyan na ng sabon. Sabon? Oo, sabon na yung bareta. Yung carbon. Alam yung carbon ng tambucho. Lalagyan mo na ng sabon ng bareta. Siyempre, pag inalog mo sa isang botingan yun, matutunaw na yun, kulay itim na yun. Kaso Makati. Makati nga lang talaga. Yun, Makati siya. Kailangan na parating yung babasahin. Sige. Ito, Kuya Vic, sobrang salamat dun sa kwento na pinitawan mo sa amin. Sobrang solido ng kwento na yun. Sana ang tatong kalye. Mga storya ng tatong sa kalye.